סביב רדיו. But you can tell Kara. Tell Kara. Call her. Tell her. Talk to her. Tell her. Tell Kara your hot stories. Welcome to Hot Stories. Happy Tuesday, everyone. Medyo maambong Tuesday po ngayon, no? Maambon-ambon po sa labas. So, kung lalabas ka ngayon, huwag mong kalimutan magdala ng payong or sombrero. Ako, paalis na ako ng bahay kanina, pero sabi ko, ay, biglang umaambon, makapagdala ng payong. So, ayan. Yan ang mga dapat mong tandaan ngayong araw na ito. Dahil alam mo naman ang panahon, nag-iba na naman siya. Kung kahapon sobrang init, eto na naman po siya. Umambon bigla. O, ayan. So, ingatan niyo po ang inyong mga sarili kung saan man po ang lakad niyo today. And hindi naman masyadong traffic today dahil may mga wala na namang pasok. May mga kanseladong klase. Ah, kaya pala may mga nandito, ha? So, ayan. Ingat-ingat po sa biyahe. And alagaan ang sarili. More water, more alcohol. Alam nyo na, sa panahon ngayon, kailangan ng maraming-maraming alcohol. Yan daw ang mas nakakatulong para maiwasan yung mga virus. Diba? Alcohol talaga. So, lapat sa bag or sa bulsa kung kakayanin mong magbulsa ng alcohol para maaalala mo lagi. Kahit maliit lang na alcohol, maglagay po tayo. Diba? So, yan. Ingat mga biyahero natin dyan, yung mga nasa biyahe ngayon, nasa kanilang mga kotse, truck, bus, FX, ano pa ba? Yung mga nasa biyahe ngayon na nakikinig sa atin, hello po sa inyong lahat. And live na po tayo ngayon, so kung gusto mo makita, punta ka na sa Facebook mo, kunin mo na ang phone mo ngayon, hanapin mo na sa Facebook ang Energy FM 106.7, ganun din po ang fanpage ko, DJ Kara, DJ Space, K-A-R-A, at ishare mo na ito, sabay-sabay tayo mag-share. Para sa ekonomiya. Wow. Ayan, para mabasa ko yung mga comments ninyo, no? So, ayun na nga, we're back. Happy Tuesday, everyone. Kumusta naman ang naging Lunes nyo kahapon? Napagod ka ba? Or nagpahinga ka lang ba? Ako kasi napagod talaga ako eh. Kasi ang dami kong ginawa kahapon. Alam mo yung tipong pag-stress ka talaga, kung san-san ka nakakarating. At kapag stress ka pala, napapabili ka ng mga kung ano-ano. Tapos, kapag tapos na yung stress mo, marirealize mo, ba't ba ako na-stress? Mas stress ako ngayon na, ako pambili, naubos na, nabutas yung bulsa ko. So, hinay-hinay sa mga pagbibili. Kasi minsan, kapag ganyan daw tayo, may mga taong gano'n na, hindi naman lahat. May mga taong kapag malungkot sila, gusto nilang napapasaya ang sarili nila. At isa na ako dyan. Gusto kong pinapasaya ang sarili ko. So, gumagawa ako ng mga bagay na magiging happy ako. Yon, yung marirelax ako, mapapamper ako. Alam nyo, napaka-importante yan ha, sa buhay ng isang tao. Ha. Yung pinapamper mo din yung sarili mo, yung minamahal mo din yung sarili mo. Kasi ano eh, after mo maipakita yan sa sarili mo, maiparamdam yan, iba yung ano, yung marirelieve ka. Basta ang sarap sa pakiramdam na makakahinga ka na, ay, ang sarap sa pakiramdam. Diba? Na ano ko yung sarili ko, napasaya ko yung sarili ko, napamper ko yung sarili ko, naalagaan ko yung sarili ko, lalo na kung wala nag-aalaga sa'yo. Boom! Sa mga wala nag-aalaga dyan, ikaw na lang muna ang bahala sa sarili mo. At syempre ako, dahil ngayon pananghalian, magkakasama tayo hanggang alauna. Tumawag ka na 8721-2429 o kaya naman ay mag-text sa 0936-948-0605. Mag-text ka ng name, age, taga saan, at konting hot story mo. At kami na ang bahalang tumawag sa'yo. Syempre may load kami ngayon, no? Ano ba? Baka mamaya tawa-tawa kayo dyan. Meron kaming load. Diba, boy cam? O, ayan. Mag-text na kayo para matawagan na natin at magkwentuhan na tayo ng bonggam-bongga. Ayan, live na tayo. Magbabasa ako ng comments. Sige. Teka lang, share ko muna. Sabay-sabay tayo mag-share. 1, 2, 3. Teka lang. Ayan. Oy, pa-shoutout naman from Alfonso Cavite. Oy, malamig dyan sa Alfonso Cavite kasi nakapunta na ako dyan. Tsaka parang, alam niyo yung singaw ng lupa? Parang provinsya tuloy. Provincia feels talaga. Kung ako nga lang magkakaroon ng chance, gusto kong bumili dyan ng ano eh. Wow, asyendera.
Gusto ko makabili diyan kung papalarin naman kung makakaipon ulit, 'di ba? Makakabili ng ano ng lupa diyan, 'di ba? Sana nga hopefully. So ayun na nga, so hello sa lahat ng mga taga-probinsya din, nanonood ngayon sa live, yung mga hindi pa makaluwas ng Maynila, at sa lahat ng mga estudyanteng walang pasok, wala kang pasok, yay! Masaya ka, alam ko yan. Kasi na-feel ko din yung ganyang saya dati ng estudyante pa lang ako. Hindi ko alam kung bakit may mga estudyante na mas hinihintay nilang i-announce. Alam mo yung abanger sila. Uy, may pasok ba tanong sa kaklase? May pasok ba? May pasok ba bukas? Ewan ko, hindi pa nga ina-announce eh. Ngayon, nag-aabang na rin sa internet, sa mga GC. Oh, alam kayo mga ganyang galawan. Tapos kapag in-announce na, yes! Ganon yung saya. Yes! Walang pasok! Diba? Bakit nga ba mas masaya tayo kapag walang pasok? Ano po meron sa bahay? Bahay lang. Sabagay, kasi minsan na ano eh, may mga estudyante din na stress sa ano ah, sa school nila. Siyempre nga naman, imagine ah, 7 a.m. hanggang, ano ba yung mga ibang estudyante? 5 p.m. no? 5 p.m. O yung iba 7 to 12, pero mas madami yung 7 to 5 p.m. Tapos, kapag katapos ng klase nila, pagdating nila sa bahay, pagod na pagod sila. Gagawa ka pa ng assignment. Gagawa ka pa ng project. Tapos, ang pinakapahinga mo na lang, dinner. After mo mag-dinner, tutulog ka na agad. So, wala ka na din talagang time sa family mo, sa sarili mo. Diba? Para ang hirap na mag-enjoy. Kaya minsan siguro, baka, tayo mga ibang estudyante sobrang tuwa kasi dagdag pahinga. Pero minsan din naman, dagdag tuwa kasi hindi magagastos yung baon. Siyempre nga naman, sayo na yung baon na yun. Alam nga namang isauli mo pa, di ba? May ganun ba na nagsasauli? Feeling ko sa mga estudyante, iipunin mo na lang yun eh, di ba? Iipunin mo na lang yun or... Alam mo na, papambili mo ng gift kay crush. May iniipon ako, bebe. Para saan? Pambili ng, alam mo na, birthday na kasi ni crush eh. O kaya naman, ano na kasi namin, mansari. Ayan! O diba, at least di mo naman kinuha sa iba. Diba, pinaghirapan mo namang ipunin. Pero, wag nyo lang gagawin yung magadagdag kayo ng baon kasi kawawa naman yung mga magulang mo. Diba, kung halimbawa ang baon mo lang, 20, halimbawa lang, 20 pesos. Sasabihin mo, ma, kulang talaga to, mahal yung bilihin dun eh. Bigyan mo ko ng 50, o oh, diba? O kaya 60, times 3 agad. Naranasan mo na, ha? Yung ganyan. Oo, diba? Minsan mabait lang talaga yung mga magulang natin. Diba? Kunyari, hindi nila alam, pero alam nila yung mga modus mo. Mga modus nila. So, huwag ka mangupit at huwag ka din magdagdag, ha? May caller na ba tayo? I can feel you, DJ Kara. Ganyan ako pag malungkot, shopping ng shopping. O yan, di ba? May kasama na ako kapag malungkot, yun yung ginagawa. Yung iba naman, kain ng kain. Di ba? Kain ng kain, dinadaan sa pagkain. Pampering yourself na rin yun na matatawag yung pinapakain mo yung sarili mo. Pero mayroon namang iba, yung nakakalungkot, mas lalong pinapabayaan ang sarili kapag malungkot at stress. Di ba? Hindi kumakain, hindi nakikipag-usap, naiyak sa kwarto, hindi nalabas. Alam niyo, mas nakakatulong yun para magkasakit kayo. Di ba? Kasi sabi nila, kapag stress ka daw at isip ka ng isip, akala mo lang mentally and emotionally yung affected. Pero hindi. After niyan ma-affect, ang kasunod niyan yung physical na. Diba? Magkakaroon ka ng headache, magkakaroon ka ng diarrhea. Totoo yan ha, hindi yan joke. So wag niyo masyadong istresin ang mga sarili ninyo. Kung may chance na magkaroon kayo ng outlet kapag stress or sad kayo, gawin niyo. Kagaya niyan, yung mga ganyan. Yung mga paglabas-labas with friends. Kung may mapera, mag-shopping ka. Diba? Pamper yourself. At dahil dyan, speaking of pampering yourself, sino bang caller na ipapamper natin ngayon? Ano ba ang kanyang problem? Itawag nyo na yan ha, or i-text 0936948605. Basa muna ako ng mga comments dito sa Facebook Live natin. Sabi ni GR Ging, ayan, i-share nyo kung anong ginagawa nyo kapag sad kayo and stress. Sabi niya, ako pag malungkot, natutulog. Tinutulog mo na lang. Buti hindi ka na naginip. Kasi minsan, di ba, kapag sad ka, doon pumapasok sa panaginip mo. Eto naman. Ako naman, kumakain ako ng butong pakwan, Ate Crystal. Ano ba yan? Bakit butong pakwan? Sa bagay, kapag nasistress ka, magbalat ka na lang butong pakwan, di ba? Magiging busy ka. O, ayan. Watching from Iloilo City, God bless you always, sabi ni Julian Arroyo. Hello, Mr. Babae po ako. Mr. DJ daw. Hello, Mr. DJ. Please keep on rocking. Mike Crebatlo, dancer, please. Babae po ako. Babae po ako.
Ma, nagkamali lang siya. O si Mami Lu nanonood din. DJ Kara, Makasaet, family ng Duhatan, Lipa City, Batangas. Hello! Pabati naman po sa mama ko ng si Editha Ramos. Ito naman sabi ni Miyuki, ako po, kapag malungkot, gumagala kasama ang mga friends. Ayan, tama din yan. Diba, isama yung mga friends mo. Importante yung mga friends sa buhay natin, kaya alagaan nyo sila. Kasi, ang friends ay blessing yan. Diba? Kaya huwag kayo makapag-awit sa mga kaibigan nyo. Diba? Minsan kasi, kilig nung awayin yung mga kaibigan nyo eh. Dapat hindi, bati-bati lang. Para pag kinailangan mo, isang text mo lang, tatakbo yan for you. Isang tawag mo lang pag kinailangan mo. O, ito na, may caller na tayo. Hello? Hello, DJ Sara. Hi, sino po ito? Pwede ba hindi sabihin yung pangalan? Ah, sige, mag-alias na lang po tayo. Ano po? Ray. Ano po? Ray. Ray na lang, Kuya Ray. Ah, sige. Oh. Hi, Kuya Ray. Hi, first time. First time. Taga saan yes. ka? Hello? Taga saan ka po? Taguig. Saan sa Taguig? Ayaw. Sige na lang. Sige. Baka may maaaring. Taguig na lang. Sige, natanong ko lang kasi taga-Taguig ako dati. Ah. Sige. Mm-mm. Stop signal. Ah, okay. Sige. Anyways, ba't ka napatawag? Share lang. Mm-hmm. At kung gusto ko rin humingi ng advice. May asawa ka na? From you, kahit mas bata ka sa akin. May asawa na po kayo, jowa? Hiwalay na ako, but nagkaroon ako ng three relationship. Okay. May anak po kayo? Yung sa first wife ko, yung sa ano, meron. Okay. Three. Tapos after ng first wife nyo, nagkaroon ulit kayo ng jowa? Tama yes. Po? Okay. Yun yung 3 years. Tama yung 3 years? Hindi. Kasi yung first wife ko, matagal kami. Mm-mm. Nagkahiwalay kami, LDR. Mm-mm. Nagkaroon siya ng iba. Mm-mm. Sa Dubai. Mm-hmm. After siguro mga 3 years, nagkaroon ulit ako ng relationship. Mm-mm. Nagkaroon ulit ako ng 1 na anak. Doon sa isang babae, sa bago? Sa bago, okay. Pangalawa. Sa pangalawa, okay. But, nag-abroad ulit siya. Naku. Mm. Kasamang palad, mm. Nagkaroon ulit. Sino? Ikaw o siya? Siya ulit. Naka LDR. Alam mo, yeah. Nakakatrauma naman yung kwento mo. Lahat ng LDR ngayon, matatakot na. Ang masakit, mm. Yung sa last. Ano? So, may pangatlo na? Yes. Ano naman nangyari sa pangatlo? Naging 7 years kami. LDR din? Yes. Nako, bakit ang hilig mo sa LDR? Hindi. Kasi hindi ko naman ano. Nagkakataon. Pangarap nila, hindi ko naman pwedeng pigilan sabihin na huwag ka na mag-abra. Tama. Oo. Okay. Then, last year, pumunta nga siya sa ibang bansa. Mm-hmm. Ang masakit, nung magpapasko, sinabihan na lang niya ako na may boyfriend na siya ron. Okay. Pero 6 years kami nagsama. Okay, ito yung last. Okay, sinabi niya, habang magkalayo kayo, sinabi niya sa chat o tinawagan ka niya? Chat lang siya nakipaghiwalay? Oh, yun sabi niya, siyempre. Mm-hmm. Dinamdam ko yun. Dinamdam ko talaga sobra. Okay. Hanggang na-depress ako lahat, nawala. Parang... Pero hanggang ngayon... Iniisip ko pa rin siya hanggang ngayon. Kasal na ba siya o may jowa lang? May jowa siya eh. May jowa siya, sinabi niya sa akin. Okay. Hanggang, kasi magkasama kami nung family mm-hmm. niya sa bahay. Bakit? Yung parents niya. Ba't kayo magkasama kung hiwalay? Kasi isang bahay lang yung tinitira namin. But, iisang bahay yung tinitira namin. Oo nga, pero nung naghiwalay kayo, hindi ka ba humiwalay ng bahay? Umiwalay.
tuloy na ako. Kasi masakit na eh. Masakit na sa akin. Paano mo kasama yung parents? Ha? Paano mo nakasama yung parents kung naghiwalay na kayo ng bahay pati? Hindi. Before siya umalis, magkakasama kami. Ah, before. So ngayon, kasama mo pa before, rin? Oo. O hindi na? Kasi may anak din siya. Oh. Yung anak niya, yung mahal na mahal ko, mahal din man ako ng anak. Although yung family niya is mahal ako. Oo. Pero nagkaroon lang ng mga... Hindi ko alam kung paano eh. Hindi, ang tanong, kasama mo pa rin ba yung family niya ngayon? Humiwalay na ako. Humiwalay na ako kasi sobrang nasasaktan na ako, parang hindi na ako pinapansin. So dati pa ito pinikwento mo? Dati pa to? Yung magkasama kayo? Last year lang. Ah, bago lang. Kailan last year? Bago magpasko. Uy, medyo fresh pa yun ah. Kasi kaka-March pa lang naman eh. Diba? Parang two months ago. No. Parang devastated talaga ako, sobra. Grabe. Ah, kaya naman pala hindi maiiwasang hindi ka pa makaka-move on kasi 2 months pa lang. Fresh pa. Oo, talagang umalis na ako. Oo. Hindi ko na kaya. Pati yung mga bata hindi na ako pinapansin. Hindi ko alam kung bakit na gulat na lang ako na ganun. But until now, naiisip ko pa rin siya. O kahit maniloko niya ako, ganun. Ah, so ibig sabihin, mahal mo pa rin siya? Oo, sobra. Kasi alam ko naman, ano siya, super bait siya. Hindi ko alam. Siguro influence ng friends niya doon. Pero kahit influensyahan ka ng kaibigan mo, kung hindi mo gusto yung tao, hindi mo din papatulan. Diba? Ibig sabihin, baka naman nagkataon na... Nahulog talaga siya. Siyempre, LDR kasi. Hindi mo maiiwasan kung sino yung kasama mo. Minsan, malulungkot ka. Baka, alam mo na, nangyayari talaga minsan yung mga ganung bagay. Na-fall siya. Oo. Kasi lagi niyang kasama. Pero ang pinakamasakit sa akin na may mga sinabi siyang hindi ko talaga matanggap. Ano yun? Na like, isang kahit isang tuka lang na lang daw ako. Oh. Ayaw niyang bumalik sa akin. Mm-hmm. Tapos sabi ko, bakit ganito nangyari, wala naman akong ginawa. At wala talaga akong ginawa kahit isang mali. Ano bang sabi work mo? Anong work mo, kuya? Ako? Mm-mm. Driver ako. Mm-mm. May mga company driver. Mm-mm. Although kasama ko nga yung family niya sa bahay. Mm-mm. Bahay trabaho lang talaga ako. Wait lang, may tanong ako. Nung hindi pa siya umaalis, nung hindi pa siya nag-a-abroad, nag-aaway ba kayo tungkol dyan na halimbawa, sinasabihan kanya na maghanap ka na ng ibang work, gusto ko may pangarap sa buhay, nababanggit niya na yun? Hindi. Super silosa lang siya. Mm-mm. Pero yung tungkol doon, kasi paano niya nasabi yung isang kahig isang tuka, may pinagmulan yun? Hindi naman kasi ano yun, although mahirap lang pares. Buto. Na mahirap ka talaga kami. Mm. Eh, hindi naman mahirap. Parehas naman kami may trabaho. Nakakaluwag. Mm. Pero parang yung, kasi may mga pangarap siya sa pamilya niya na yung hindi ko pinanggal sa kanya. Kasi yun ang binigay ko na pangarap niya sa pamilya niya. Kaya pinayagan ko siya mag-abroad. Okay. Although pagdating nga ng time na naghihiwalay na kami, sinisini niya ako. Nakasalanan ko raw kasi pinayagan ko siya mag-abroad. Hmm? Sinabihan na niya ako na mahirap lang ako, ayaw na niya bumalik siyang kahit isang tuka. Mm. O kung gusto ko raw siyang talagang sundan ko raw siya sa Dubai. Ayun sorry, nga. Sinabi ko na rin. Hindi, ibig sabihin, gusto ko na niya makasama, kaya lang, hindi ka siguro sumunod. Kasi baka gusto mo na dito ka lang sa Manila, sa Pilipinas. Oo, kasi meron akong tatay na may sakit na hindi ko pwedeng, wala ako lang ang pwedeng magbantay. Okay, siguro ang gusto niya, parang mag-sacrifice ka din kasi mahirap ang LDR, pumunta ka doon para sa future nyo. Yun siguro yung nasa utak niya. Kaya mahirap talaga kapag ganyan eh. Diba? Siguro yung sarili na lang niya inisip niya. Kasi talaga sinabihan niya ako ng mga ganong words na hindi ko kayang tanggapin na ganun daw ako. Alam ba niya na may sakit tatay mo? Ma'am? Alam niya na may sakit tatay mo? Opo, alam niya. Mahal na mahal niya ang parents ko, yung tatay ko. Oh, hindi kaya niya sinasabi na pumunta ka na dito para mapagamot mo yung tatay mo? Although na gusto kong pumunta. Mm. Ang problema, may edad na ako para pumunta pa dyan.
49 na ako na hindi na pwede. At talagang walang maiiwan sa parents ko, sa tatay ko. So ang gusto mo, yung physical presence mo, andito pa rin? Oo, sana. Sa kanya naman, ang gusto niya, since sabi mo naman sa'yo na nanggaling, mahal niya ang tatay mo. So kung mahal niya ang tatay mo, ang gusto niya, siguro magtrabaho ka. Sinausap siya na hindi pwede. Kasi hindi ko pwedeng iwan at wala magbabantay sa tatay ko. Okay, may siguro kapatid nga. Ako na, yun nga ang point niya lang kuya siguro, gusto niya andun ka para masustentuhan mo yung pamilya mo. Ikaw naman ang point mo, gusto mo kahit mahirap lang kayo, magkakasama pa rin kayo, parang ganun. Siya more on ano siya, more on practical, ikaw more on emotions. Mas kailangan ng physical presence ng isang tao, ng isang ama na may sakit na andyan ka. Siya naman, mas gusto niya na eh di magpakaano ka, kumbaga magtrabaho ka dito para matustusan mo, para gumaling. Magkaiba kayo ng thinking pero... Nagtatrabaho naman ako dito, hindi naman ako naasa. Oo nga. Ever since na naging, naging one year siya, sa lahat ng naging karelasyon ko, hindi ako humingi, kahit 5. Kahit 5, hindi niya ako pinadalahan. Hindi, at hindi naman talaga ako humingi. Dahil may trabaho ko. Alam mo, hindi naman pangit yung gusto niya mangyari. Ang gusto lang niya naman mangyari, pumunta ka doon, magtrabaho ka, sustentuhan mo yung pamilya mo. At magkasama pa kayo. Pero, nagkataon lang na magkaiba kayo ng paraan ng pagmamahal. Yun lang yun. Magkaiba kayo ng paraan ng pagmamahal. Hindi naman porket, di ba? Aalis ka, hindi mo na mahal yung tatay mo. Oh, hindi naman porket ayaw mo magtrabaho sa ibang bansa at matustusan yung tatay mo, hindi mo na rin mahal yung tatay mo. Pareho lang kayo na may, syempre tayo mga Pinoy, ganyan talaga tayo sa mga magulang natin, di ba? Kahit magsakripisyo tayo, mga... magkaiba lang tayo ng way. So doon lang kayo nagkatalo. Siguro ganun. Na magkaiba. Pwede niya sabihin sa akin ng... Maayos. Nang maayos at wag niya akong pagbibintangan. Ng mga masasaking na hindi ko ginagawa. Napagbintangan ako na may kaya daw ako nagbibigay sa mga bata dahil may gusto raw akong makuha. Anong ganun, makuha daw? Mga ganun. Anong makuha? Yung? Kasi marami siyang yung mga pamangkin. Oh. Napamahal sa akin. Oh. Hindi naman ako ano na kung ano may bibigay ko, suporta, sa school, whatever, na may tutulong ko para sa pamilya ng mga ano, minasama pala, na kaya daw ako tumutulong dahil may gusto ro akong makuha. At naputol po siya, no? Mukhang Gina G si Kuya. Lahat ng sama ng loob dito nilabas. Sige. Tawagan ulit natin si Kuya. Ipag-message na lang natin siya sa kanyang ex kasi feeling ko, ano to eh? Ano nang burst ng emotion? Siyempre, kaka-break. Ang hirap talaga kapag ganito. Hello? O yan, kuya. Alam mo, feeling ko ang dami-dami mong sama ng loob dito sa ex mo na to. Hello? Yes, DJ. Sorry, naputol ha. Kasi 12 minutes na. Tampo. Sabi ko, ano, feeling ko ang dami mong sama ng loob dito sa ex mo na to. Kasi feeling ko hindi rin kayo nagkaintindihan sa mga usapan ninyo. Naging mainitin ang ulo, naging emotional, naging sensitive. Kaya hindi kayo nag-meet. Naging pasensyoso ko, naging ano ko. Pero bakit hindi niya ako maintindihan na lahat sinabi ko na sa kanya na wala akong ginawa. Humingi ako ng... Sa parents niya, kapatid niya, humingi ako ng tawad na wala, kahit wala akong ginagawa. Maayos lang, may salba ko lang yung relationship. Pero parang binitawan talaga ako. Siguro na fed up lang siya, kuya, napagod. And kasi sa ganyang sitwasyon, mahirap talaga ang LDR eh. Kaya nga dapat, di ba kapag LDR kayo, ano yun eh, right communication. Kung DJ, yung pinakamasak na sinabi niya sa akin. Ano? Sabi niya sa akin, sa 6 years na, sabi ko, sasayangin mo lang ba yung 6 years na, almost 7 years na, nagpagsasama natin? Ang sagot niya sa akin, bakit? Nagpakasaya ka naman sa akin ah. Wow. Diba, para... Diba hindi ko kaya yun. Yun yung pinakamasakit. Eh, hindi ako nagpakasarap dahil hindi, yung minahal ko siya eh. Sobra minahal ko siya. Higit sa sarili ko, higit sa pamilya ko. Minahal ko pati pamilya niya. Lahat. Sige. Labas mo lang kuya. Pero
Ang hindi ko lang maano, bakit? Bakit hanggang ngayon siya pa rin, iniisip ko siya pa rin mahal ko, totoo. Kahit tinaihan na ako siguro sa ulo, diba? Matatawag na ganun na yun kasi inamin na niya sa akin eh. Pero hindi mawala sa isip ko eh. Siyempre, 6 years yun. Sino ba namang mabilis makamove on ang 6 years? Wala naman ding agad-agad nakaka-move on. Diba? Lahat naman dadaan sa proseso, kuya. And ramdam ko yung ano mo, ha? Ramdam ko yung galit mo, gigil mo, sama ng loob mo. I hope one day, unti-unti, mababawasan mo mga nararamdaman mo. Sana. Yung, ano, pag naiisip ko siya, diba? Naiisip ko siya, talagang mahal ko. Mm-mm. Pero mas naiisip ko rin yung mga sinabi niya, mga pinadama niya sa akin na masasakit na salita. Nandun eh, parang maano ko yung galit. Galit talaga. Sobrang sakit niyan sa akin, DJ Kara. Alam mo, ko talaga matanggap. Ang hirap kasi, kung naghiwalay man kayo at wala siyang iba na inamin niya sa'yo, medyo pwede pa itong ayusin eh. Pwede pang pag-usapan, pwede magpahinga. Kaya alam ko, inamin niya na sa'yo na siya ay may iba na. Diba? Medyo mahirap na kasi may jowa na siya eh. Kaya mahihirapan ka talaga. Ganun lang ba talaga kadali yun? Diba? Well, hindi ko alam kasi iba ang sitwasyon yung dalawa sa sitwasyon ng ibang mga tao. May kanya-kanya sitwasyon yan. Diba? Siguro, ganun nga lang siguro talaga kadali. Kasi, diba, sana natuto na ako sa first, second lesson mo, diba? I think hindi naman din siguro ganun kadali yun sa kanya. Siguro bago umabot siya dun sa point na bumitaw na siya, marami na rin siyang naisip, marami na siyang na-consider para umabot siya sa ganun desisyon. Hindi rin natin alam kasi kung anong side niya, kuya. Mahirap din sabihin na ikaw lang ang nasaktan. Hindi mo alam, baka pero nasaktan mo din ng, siya. Sinasabi ng family niya, wala daw, ano. Kasi, wala daw boyfriend, wala daw, ano. Sabi ko, Nay, bakit nasasabihin sa akin yun? Diba, napakasakit naman para sa akin, parang isang sample sa akin yun. Eh, wala na tayo magagawa ngayon, kuya, kundi mag-move on, kung may iba na siya. Alam mo, dadaanan mo talaga lahat ng stages ng pag-move on. Since 2 months pa lang kayo, darating sa point na, bakit yan? Yung mga ganyang katanungan mo, bakit? Paano? Ano nagawa ko? Anong kasalanan ko? Kulang pa ba? Yes. Yung pinakamasakit eh, wala akong ginawang kasalanan, wala akong ginawa. Para sa'yo, wala. Para pero paano sa kanya kung meron pala? Hindi mo masasagot yun, kuya. Hindi mo alam kung anong nakikin niya. Sinasabi ko lang sa'yo na yun yung mga stages na kailangan ng pagdaanan. Pangalawa, dadaan ka rin sa stage na denial. Diba? In denial ka. Pwede rin dumaan ka sa stage na nakikipag-bargain ka, na gusto mo, teka lang, sige, tatry ko na lang lahat para magkabalikan na lang kami. Kahit anong mangyari, gagawin ko na. Dadaan ka dyan. Diba? Oo. Yung, yung hope, pagkadaan mo din, I hope one day biglang panaginip lang lahat ng to. Dadaan ka din sa ganyan and dadaan ka rin sa panghuli na acceptance. Pero bago mapagdaan ng acceptance, magiging bitter ka muna, mamimiss mo muna siya, may mga moment na iiyak ka muna, may mga moment na magagalit ka talaga sa kanya. Maraming stages ka pang pagdadaanan. Pero ang wish ko na lang sa'yo, 'di ba? Maging malakas kang pagdaanan lahat ng 'yan and it's okay to cry. Pwede namang sabihin mo sa mga kaibigan mo kasi the more na nagkikwento ka, the more na nababawasan at the more na umiiyak ka, the more na nagiging ready ka sa susunod na araw. Nagiging emotional talaga ako, sobra. Kasi sobra okay talaga yung ginawa niya. Lahat naman ng heartbroken, ganyan din ang ano, pinagdadaanan, 'di ba? So okay lang 'yan. Okay lang umiyak ka ng umiyak, magalit ka, magkwento ka. Ilabas mo yung feelings mo. Labas mo lang. Kaso at kuya, ate tuloy. Joke pala. Kaso kuya, wala ka na magagawa eh kasi nasa feeling na siya ng iba. Kahit masakit, kailangan mong tanggapin. Hindi mo naman, tanggapin na lang. Hindi mo naman siya pwedeng basta-basta puntahan at yakapin at magmakaawa kasi malayo siya. Pero sana nga, makausap ko na maayos yung paghihiwalay na hindi ganun lang at sinat na ako. Eh minsan kasi hindi nagiging maayos ang paghihiwalay lalo na kung maraming mga galit sa puso at sama ng loob. Baka hindi pa time. At saka may jowa na siya eh. May jowa na siya kuya kahit kausapin mo siya. Ano pang point? May point pa ba? I think wala na.
Close na. Wala na. Yes. Siguro nga. Ang tanging magagawa mo na lang ngayon, kuya, eh, unti-unti kang ano, mag-move on. Simulan mo na ngayon. Diba? Ayaw ko na. Mag-video okay ka. Kumanta ka ng mga ano. Eh, print boy. No. Doon mo ilabas. Uminom ka, kasama ng mga kaibigan mo. Oh. Ayaw, hindi ako nainom. Wala akong bisyo. Sabi ko, uminom ka ng tubig, juice. Ayan. Kasama na. Di ba okay pwedeng uminom ng juice kasama mga kaibigan? Huwag na. Di ba? Kailangan okay mo, na ako. Kailangan mo yan ngayon. Okay na ako, okay na ako. At least, naishare ko yung ano. Mm-mm. Story ko kahit pa paano. Gumaan ba kahit paano? Di ba? At least nailabas sa? Mo. Sabi ko, kung gumaan ba. Hindi. Hindi gumaan? Hindi. Ano, nadagdagan? Lumabas lalo yung gigil mo? Asa na siya? Sige, DJ, yun lang. Sige. Sige, ha? Maraming maraming salamat. Good luck sa'yo, ha? Maraming salamat. Sige. Bye-bye. Bye-bye. Ha, Gina G si Kuya. Ganyan talaga, pag broken-hearted, no? Kailangan mong unawain. Diba? Parang yung kaibigan mo lang. Pag ganyan na pinagdadaanan, kailangan mong ano eh, kailangan mong intindihin, pagpasensyahan, kasi minsan masungit, minsan ikaw pa yung papagalitan. Diba yung mga ganyan? Eh wala eh, lahat tayo dumadaan sa ganyang stage kapag nai-inlove tayo ng todo at kapag nagmamahal tayo ng todo. The more na ganun kalalim yung binigay mong pagmamahal, the more din na ganun kasakit at ganun kahirap bumitaw. Ay nako. Ay, at dahil dyan, masasabi ko lang lahat ng mga broken-hearted ngayon, sana matapos nyo ng pagdaanan lahat ng kailangan nyo pagdaanan. At kailangan nyo talagang pagdaanan yan, yung in denial na stage, yung bitterness, yung hoping, di ba? Yung pag-reminisce. Pero pinakadulo sa lahat ng yan, sa lahat ng stages na yan, kapag dumating ka na sa point na accepted mo na yung nangyari sa inyo. Na hindi na talaga siya babalik, na may iba na siyang mahal, na hindi kayo para sa isa't isa, na hindi kayo ang nakalaan, hindi kayo ang tinadhana, pinagtagpo. Pero di tinadhana yan, yung ganyang moment, mas makakayanan nyo na ang lahat. And move forward. Aba, nagmo-move on ka, diba? One step, two steps, three steps, diba? Kasi kailangan mo yan, hindi ka pwede mag-move backward. Gumawa ka din ng mga paraan para matulungan ang sarili mo. Hanap ka ng outlet. Yan, napaka-importante din yan, di ba? Anyway, sa'yo na nga. Ako, mainit na mainit ang ano, kahit umaambo, no? Mainit ang issue. Dahil dyan, magbabalik ako mamaya, kaya naman samahan niyo pa rin ako. Live pa rin tayo mamaya. Dito lang syempre, sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo. Ang simple lang sa isang pihit, sumasayang buhay ngayon.